Pisces, hi, welcome to Miss Queen PH at ito ang inyong weekly reading for September 30 to October 6, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment, paka-check nyo na lang information paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Pisces. What's coming to you? September 30 to October 6. Okay. Authenticity, pagpapakatotoo sa iyong sarili. I think you will be expressing more yung totoo sa iyo, no? It's either expressing it sa friends mo, the way you talk to them, sa pamamaraan ng creativity mo. So kung sino man yung mga taong malalapit sa iyo, mas nagiging ano ka, kampante or komportable na maging totoo sa kanila. Yes. You are going to be more authentic. Oh, may creativity pa, oh. I feel like meron kang mga creative pursuits ngayong week na to. Pwedeng idea pa lang yan, naiisip mo pa lang. But pwedeng ano, paplanuhin mo this week kung paano mo siya magagawa, paano mo siya may execute, paano mo siya maisa sa katubaran. You have a lot of creative ideas this week. You also have dream sweet, sleep deep. So, ngayong week na to, importante sa iyo yung tulog, pagpapahinga. Some of you magkakaroon kayo ng mga vivid dreams na tipong akala mo totoo yung nangyari kasi napakalinaw, no? Tandang-tanda mo pa hanggang pagkagising mo. Nako-confuse ka kung ano na yung reality sa panaginip. Oo. So, maaring yung iba naman sa inyo, meron kayong marireceive ng mga downloads or ideas or answers to your questions or guidance sa inyong mga panaginip. So, pay attention sa inyong mga napapanaginipan, lalo na kung ito ay related sa nangyayari sa situation nyo ngayon. Maaring merong binibigay na sign or information or advice sa inyo ang universe. So, your overall energy is the King of Wands. So, speaking of being creative, yung iba, yung creativity niyo magagamit nito sa business niyo, sa career niyo, sa trabaho niyo. Meron ding travel opportunities for some of you. Merong Queen of Swords as your challenge. Pwedeng, yung iba, pwedeng meron kayong makaaway or merong taong ma-offend sa inyo dahil sa pagiging prangka nyo. Diba? Yung iba kapag masyadong totoo naman at prangka, masakit. No? Sabi nga nila, truth hurts. So, kung okay lang naman magpaka-authentic, but at least maging maingat ka rin sa mga bibitawan mong salita. Sabi nga nila, kung wala daw maganda sasabihin, eh, tumahimik na lang. Okay. So, your opportunity, you have the Six of Cups. Meron kang opportunity na balikan yung mga dati mong interest, yung mga dati mong ginagawa na nagbigay sa'yo ng happiness, ng contentment, or parang feeling mo mas nagagamit mo yung talento mo, yung skills mo kapag ginagawa mo yun. So, pwedeng yun yung ipupurso mo ngayon. Lalo na kung ito yung pangarap mo nung bata ka pa lang. Mm-mm. You will realize na, ito pala. Maganda pala itong gawin. Maganda pala itong subukan ipagpatuloy. Mm-mm. Some of you naman, you have the opportunity to make peace with your past. Ito yung tipong, kung nagkaroon kayo ng misunderstanding with someone. So, ngayong week na to, pwedeng meron kayong ipapatch up na issue, problema with a person na close sa inyo. Can be, pwedeng kamag-anak or kung sino pang mahal sa buhay na nagkaroon kayo ng problema. Some of you, kung anak nyo to, pwedeng anak nyo or romantic partner. And you also have the opportunity to be like a child. Yung alam mo yung you will explore yung iyong mga creative talents mo. You will also enjoy yung mga na-miss out mo na activities ng bata ka.
Let's see your blessing. You have the Hangman. As a blessing, this is going to bring you clarity in your situation. Kung may mga pinag-iisipan ka ngayon, pinagdidesisyonan ngayong week na to, magkakaroon ka ng clarity. So I think, ayan yung ma-realize mo sa panaginip mo or maaring yung instinct mo, mabibigyan ka ng downloads na, ito yung gawin mo, ito yung makakabuti para sa sitwasyon mo. And as a blessing as well, yung mga nagpo-procrastinate dyan na parang dinidelay nyo yung mga bagay na dapat nyong gawin, magagawa nyo na. So sa money, career, finances, see maraming connections. Yes, you will connect with a lot of people, lalo na kung kayo nasa social media or nasa sales and marketing kayo wherein madalas kayong nakakausap ng iba't ibang tao. Some of you will also widen your network. Kasi nga, your network is your net worth. The unknown brings wisdom when explored. So meron kang i-explore na bagong opportunities outside your career, your business, na maaring na-realize mo na doon ka mas magiging masaya with the King of Cups, doon ka mas magiging creative. Wow, with the Nine of Pentacles, this is going to bring you financial stability. Mm-mm. Kung meron kang i-explore na interest mo, na masasabi mo na in alignment siya sa talents mo, sa skill set mo, na gagawin mo siyang career or business or other source of income. Sa love life naman, you have red flags. Uy, may red flags. Okay. If you are single, pwedeng merong person na nagkakaroon ng interest sa'yo, pero pay attention sa intention ng taong to. Kasi pwedeng, lang siya, hindi siya ganun kaseryoso. Tapos ikaw, seryoso ka sa kanya. Like, pinaniniwalaan mo lahat ng sinasabi niya. Ace of Wands, merong maglalakas ng loob to take action or parang magpakitang gilas sa'yo. With the Five of Cups, pay attention to the red flags kasi pwedeng regrets kasi yung Five of Cups . Pwedeng you might regret connecting with this person in the long run. Pero kung ikaw naman ay in a relationship, i-check mo rin yung person mo kung andun pa yung kanyang passion sa relationship. Kasi minsan, kapag matagal na yung isang relasyon, parang nanlalamig na or hindi na kagaya ng ka-intense yung inyong samahan, unlike nung nagsisimula pa lang kayo. Oo, so, maari rin kasing may mga nagiging pagkukulang rin kayo sa isa't isa, no? Ayan yung time for you to reassess the situation kung makakabuti ba sa inyong relationship yung nangyayari sa inyo ngayon. Like for example, kung wala kayo masyadong oras sa isa't isa, diba? So kailangan isipin mo rin ano yung mga bagay na pwede nyong gawin together that will improve your relationship. Okay, ease. Today, I allow life to be easy. Ayan, so maaaring iba sa inyo, hindi kayo masyadong masistress, magpapakastress sa mga, sa pressure around you. Kumbaga, kung ano lang yung kaya mo, yun lang yung gagawin mo, yun lang yung e-effortan mo. Kasi the more na nagpapadala ka sa stress, the more na parang wala ka rin natatapos, di ba? Oo. So, some of you, pwedeng magkakaroon kayo ng time for yourself. Pwedeng may travel opportunities for you. You may be traveling with your romantic partner. Lalo na kung ito yung time na pwede kayong makabawi sa isa't isa. But if you're single, I see you having fun in reconnecting with your true self. Kasi pwedeng all this time, parang meron kang pina-follow na parang path na gusto mo na yun yung mangyari sa buhay mo. Pero hindi naman pala yun yung totoong ikaw. No? I feel like this is what authenticity is about. Na you will follow who you really are, what you really want, hindi yung gusto ng iba para sa'yo. Oo, minsan kasi
we want to be accepted by others. Gusto natin matanggap tayo na nawawala na tayo dun sa totoo nating identity, yung ating true self. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye.